napansin nila yung picture nyo nung sa gym, natanda mo yun, nagpicture kayo ni Dad. Daming na curious kung ano daw na ano daw nangyari dun sa ano ni Dad. Alam mo ba? Yung ano niya dito? Oo, yung tahi niya sa may ano. Paya. Parang kapag ano eh. Warrior yata. Warrior? Kung bira yung parang mga graduator? Parang balita ako kasama yung sagang eh. So what's up guys? Welcome back po sa alam sa sabi ko maliklog pala. So welcome back po sa ating channel. Kasama natin si Kuya Jomar. Jomar Vlogs. Andiyan ang kanyang channel. Kuya Jomar Vlog po mga kalingap. Tatakip ko ba sa mukha mo? Ha? Tatakip ko sa mukha mo para. Oo. Ba't ano yun? Hindi, lalagay ko yun dyan. Ah sige sige, tatakip mo. Ah okay. Huwag naman sa mukha ako. Sige. Sa baba ko lang. Sa baba. Ayos. Ayos yan. So subscribe niyo po kay Jomar. So hello po mga kalingap. Matagal-tagal po tayo hindi naka-vlog. Mga ilang araw din. Mga 2 days siguro, 3 days hanggang 4. Hindi ko alam. Ako nga umabot ng 10 days. Ay, sure? Oo. So, pasensya na po at hindi kayo nakaka-vlog kasi busy po kami ngayon sa pagiging staff natin. Maraming kailangan gawin, maraming kailangan tapusin, ayusin, at mga inuutos po. Kaya, pasensya na po. At ngayon pong vlog na ito ay, alam mo ba bro ang vlog natin? Hindi ko rin alam ngayon bro. May i-unlock tayong mystery. Ay, gusto ko yung mga pa-unlock na yan. Grabe. About kay Kalingap Dan. Bakit? Kay Papa Dan, mga Kalingap. So, bago po ang lahat, hindi po lang nakaka-subscribe, please hit the subscribe button and also hit the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga latest upload. Yun, let's go! Go! So, ayun po mga Kalingap. Kamakailan nga po ay nakita po natin yung ano, yung picture po ni Kalingap Rob at ni Kalingap Dan na nasa gym. At marami pong nakapansin, dito po yung picture. Marami pong nakapansin na ano, dun sa katawan nila. Siyempre, buff na sila. Tapos, maganda na yung katawan nila. Kaso, ang napansin nila, isa dun ay yung kay Kalingap Dan. So, yun ang alamin natin kung ano po yung dahilan. Although, alam na nung iba, kasi nakwento na daw ito ni Kalingap Dan. Para sa mga bago pong viewers natin, tatanungin natin siya. Pero bago natin siya tanungin, tanungin muna natin yung mga kasama natin dito sa cables. Ano ba talaga yun? Kasi marami pong nahihiwagaan at nakikurious kung ano yung tahi ni Kalingap Dan dito sa mga part dito. So, alamin natin yung mga Kalingap. Let's go! So ayun po kung Kalingap si Kalingap Dan, tsaka yung kami dito. At para mas malinawan tayo, tanungin natin yung mga K-Boys. Unahin natin si Kalingap Rob. Bro! Shoutout po mga Kalingap. Okay. Ano kasi bro, sabi ng mga viewers, oh, napansin nila yung picture nyo nung sa gym. Natanda mo yun, nagpicture kayo ni Dan. Oh. Daming na curious kung ano daw na ano daw nangyari dun sa ano ni Dan. Alam mo ba? Yung ano niya dito? Oo, yung tahi niya sa may ano. Kaya. Pagkakaalam ko kasi, syempre, mga bata pa kami nun. Okay. Ibig sabihin, yung mula pa kayo bata. Yung bata pa kami, meron na yun. Meron na siya dito. Grabe. And, yun nga, nagbabakasyon ako sa kanila, sa Manila. So, yun, nakita ako na yung ano niya dito. So, si ano yun, simula ng baby pa siya. Baby pa siya? Grabe. Pero, di ko alam yung tunay na rason nun. Hindi ko alam. Siguro, na-operahan siguro siya doon. Hindi ko alam eh. Pero, tanayin mo siya, si Dan. Sige, tanayin na lang natin si Dan. Hindi ko alam kung ano talaga nangyari doon sa pelotan. Pero, ano naman, safe naman siya. Safe naman. Pwede naman magbuhat daw. Kasi matyo na nga eh. Oo. Matyo na niya eh. Wala naman siyang problema. Parang ano lang siya. Siguro yung time kasi na yun, hindi pa ano yung mga kagamitan ba. Hindi pa high-tech yung technology sa pag-opera. Kaya napalaki siguro. Pero kung ngayon, ano lang naman siya, parang minor lang daw. Pero nakakadagdag ka daw ng kapugian, bro. Ah, oo, parang nakakadagdag ano. Nakakadagdag daw ng ano eh. Oo, parang bad boy look. Bad boy look. Look lang naman. Para siyang si Zorro. Uy, grabe. Si Zorro. Modern Zorro pala siya. Salamat bro, at tanungin ko na lang si Dan. Hindi ko rin siya, ang alam ko lang na operahan siya. Salamat.
So, ayan po mga kalingap. Ito na natin si Kalingap. Ngayon si ayan Edo na naman. Ayan na. Grabe. Heads. Yes. Napansin ko kasi yung, napansin ng mga viewers yung tahi ni Papa Dan. Oh. Dun sa ano niya. Nag-aalala sila. Alam mo kaya kung anong dahilan nun, bro? Balita ako dyan. Ano yun eh. Ano kasi yan? Tawag dito. Baka may kinalaban siyang ano, no? Kinalaban siya. Baka nakikipag ano eh. Warrior yata. Warrior? Kung bira yung baka mga graduator? Parang balita ko kasama yung sa gang eh. Sa gang? Yung gang ni Ian? Yung gang ni Ian. Malakas yun. Grabe. Yun ang balita ako guys. Balita. Hindi mo talaga. Pero di ka naman sure. Hindi ako sure eh. Marites lang yun eh. Marites lang. Pero malay mo nga, totoo, no? Kasi naalam kasi natin ng mga viewers yung ano nangyari. Tawag dito. Ako lang, alam ko yan, Kenneth. Alam mo? Sobrang kaka-gym niya yan eh. Kaka-gym? Oo. Grabe. Sobrang kaka-gym, di na kinayaan ng balat ni Dan. Grabe, naglaki lang masyado, no? Nag-expand yung... So, kaya pero palang ulam mo. Ano? Si Papa Dan, nung bata, kasi bata pa siya, nagkatiklat na yun. Bata pa siya? Oo, mahilig manguha ng bayabas ng kapitbahay. Ngayon, dumating yung may-ari. Oh. E nagmadali. Sumabit sa bakod. Kaya may tiklat siya. Grabe sa'yo, nagkuha ang bayabas. Yes. Sa inyo kaya? Dr. Jello, anong sa akin, ano yun? Piklat ni Papa Dan. Piklat ni Papa Dan eh. Ang dami nag-aalala. Ay, sa piklat? Kinalbot ng babae yan? Hindi ka! Gulat ko rin lahat ah. Kasi si Papa Dan ay nagbibiro yan. Kinalmot siya. Ah, nagbibiro lang. Nagbibiro. Hindi naman ba tao ang sinabi ko ba tao ng... Ano? Ano ba paano pala yun? Aso? Aso. Kinalmot na kanya. Babaeng aso pala. Grabe naman yung aso na yun. Isa ka sa tanongin din kita ha. Mamaya. Mayroon kumain ka muna. Okay bro. O mamaya na po, pag ipagpaliban muna po natin ang pagtatanong. Mamaya po malalaman natin ang tunay na sagot. Kain muna. Bye. So ayan, dito na tayo sa vlog ng Kalingap Angels. Doon sila, nag-vlog sila yung mga angels. Tatanungin natin si Papa Joms. At nandito po si Paring Jomar. Paring Jomar, pwede ba kitang makausap sa dali? Sige lang bro. Mabilis lang to bro, mabilis lang. Sige. Ano bro? Okay. Huwag ka lang kumanta ha? Yes, sige. Bro, ano kasi? Ano bro? Yung vlog ko ngayon is ano, yung mga nagtatanong kasi, nung nakapansin nung, alam mo na yung kay Papa Dan, yung dito, yung tahin niyo dito. Alala sila eh. Ano ka, alam mo ba kung, hindi, close kasi kay medyo yung Papa Dan, di ba? Alam mo ba kung anong dahilan nyo? Ang alam ko lang kasi nung bata pa po siya eh. Bata pa siya? Bata pa siya, meron siyang ganun. Grabe, pangatlo ka na kayo nagsabi yung bata pa siya. Bata pa siya. So, iwan ko parang, actually di ko. Di mo din alam? Di ko din masyadong alam. Pero sa tingin mo, ano kaya? Pwede yung siguro nung kabataan niya nagkaroon siya ng ano, sakit na kailangan operahan yung ano, yung chan. Di naman siya dating ano, ating ninja, ganun. Ay, ninja? Medyo pa ninja nga rin siya dati. Ah, ninja. Magalaw din kasi. Baka kasi dati siyang Power Rangers. Power Rangers? Pwede rin ganyan. Pwede rin. Actually, ang dami niya. Pero, yun. Di mo din alam. Hindi ko din alam. Ayoko din naman kasi itanong kasi baka, ano, baka may history na, ano, siyempre, ayaw niyang maalala. So, siguro si Papa niya talagang tanuhin ko, no? Oh, si Papa niya nalang siguro. Si Kuya Brooks. Ay, di ba? Malayo si Kuya Brooks. Ay, ibang pampanya na lang siguro. Si Papa Dan na lang. Ah, si Papa Dan. Sige. Siya na mismo. Siya na mismo. Oo, para malaman natin, no? Kasi natanong ko na si Kalingap Rab, si Kalingap Edu, yung ibang mga K-Boys. Sila na lang. Mas maganda niyan, Kalingap David. I-direkta mo nang tanungin si ano? Si Papa Dan. Si Papa Dan. Para direkta ka makakuha ng ano, sagot sa kanya. Salamat bro, salamat. Sige lang po, Kalingap David. Bless. Ganda mga Kalingap. Sa hanggang ngayon po, hindi pa natin nakakausap si Kalingap Dan. Hindi kami nagkakabot lang schedule. Pero andito po ang isa sa pinaka-close. At unang-unang mga nakasama ni Kalingap Dan pagtungtong niya ng diet. Bago pa siya tumungtong. Bago pa siya tumungtong ng diet. Ako yung nag-drive yung sasakyan ng pawipas sa labi. Oh my God. So, maaaring meron siyang nalalaman. Maaaring nasa akin ang sagot ang mga katanungan. Oo nga. Kasi bro, ano, matagal ko nang
dinidecode at okay. May mga nagtanong din na viewers talaga na gusto okay, malaman kung ano nangyari dun sa tahi ni Dan. Sa ano? Tahi ni Dan? Sa may chan niya? The tahi sa may chan? Yes. Okay. Okay, guys. Uy! Mukhang serious yan, bro! Uy! Wala! Hindi emotional po si Kalingap niyan. Bakit? Oh my God! Ayoko sana ilabas to eh. Ayong ilabas? Bakit ano ba yun? Tawagan ko lang si Dan ah. At yung pwede ka lang kasa. Kung pa kasi buo nakakausap si Dan, baka kasakaling alam mo. Tawagan ko na pumakalim si Dan. Tawagan si Dan? Hello Dan? Oh. Hello? Tinawagan na. Hello? Okay, okay. Paano mo nalaman? Ah, sige, sige. Wala palang signal guys. Walang signal? Hindi po si Dan yung nakausap ko. Walang signal. Customer service pala yun. Customer service pala mga kalingap. Walang signal dito kala Carla. Hirap ah. Daming manok. Daming manok guys. Ang tanong, ang pinakatanong mong yung araw. Yan. Ay about dun sa tahi ni Dan sa may chan niya. Oo oh, bro. Kasi may concern kasi yung mga viewers. Hindi naman sa pag mamarepest or pag usyoso ano yung mga viewers kasi concern baka daw may gusto may tulong sila or ano okay, okay. Kasi gusto nila makilala si Kalingap lang isa sa mga ano din ay daming manok yung tahi na yun ay nagkakahaba ng 7 inches. Uy alam mo ba't alam mo sa tagal ng pinagsamahan namin ni Dan nasukat ko na yung mga tahi ano okay. Oh, abi sana doon yung mga tahi. May iba pa. May iba pa ang tahi, guys. May iba po tayo mga kalingap. Mahambira. Ano pa lang yung nakita natin? Isa pa lang siya sa mga tahi. Sa mga tahi. Seven inches yung tahi niya dito. 7 inches. Doon nga yun. At yun. Ewan ko lang mga kalingap pa, pero siyempre, siguro isa to sa mga dahilan, hindi ko muna sasabihin lahat. Siguro, hindi ka pa pala sure? Alam niyo kasi mga kalingap, ayokong ilahad na ako lang. Gusto ko siyempre, with the consent of Kalingap Dan, and hindi ko alam kung magiging okay sa kanya kapag sinabi kong katotohanan. Ay! Ano na? Naku, mukhang nakakaano yun. Kasi minsan nakakabigla. Nakagulat. Dan. Nakakapanibago. masabi ko lang mga kalingap, kung ano man ang nangyari sa past, ay kailangan nating mag-move on na. Ay, grabe. Kailangan nating kalimutan yung masasakit na nangyari. Masasakit na bagay na nangyari sa katawan, sa isip, sa puso, sa kaluluwa. Para makamove on tayo. Tama, tama yan. Makamove forward. At tama maging yan. Successful tayo balang araw. So, ayun lang ako mga kalingap. Hindi mo naman pala alam. Yan ang mababapat yung usapan natin. Hindi mo naman pala alam, bro. Ang masasabi ko lang, ano, siya na lang. Karapatan yung sabi niyan ay si Kalingap Dan. Dahil katawan ngayon, nire-respeto ko po mga Kalingap, ano ni Kalingap Dan, nire-respeto ko si Kalingap Dan sa kanyang tahi. ipagkakalob ko sa kanya ang karapatan niya na magsalita about sa kanyang tahi. I-defend niya yung tahi niya kung bakit may tahi siya doon o anong purpose ng tahi na yun kung bakit nangyari yung mga tahi na yun. So, ayun po. Sa tingin ko, si Kalingap din kausapin mo pa naman. Oo, kausapin ko siya. Di ko lang talaga siya maha-champuhan yun. Mailap siya sa kanyang mailap, tahi, di ba? Mailap, bro. Okay. So, siya talaga yung may, ano po mga Kalingap, may karapatan sa kanyang tahi. Tama. At ito po ay hindi ko ipagkakait. Hindi ko ito maipagkakait sa kanya. Basta masasabi ko lang mga kalingap ay ipagkaloob natin sa kanya. At grabe. Huwag po tayo mag-alala dahil nasa mabuting kamay si Kalingap. Tahi lang naman yun bro. Tatanong ko lang naman yun. Ba't may galala? Basta ako nagpasalamat na ako bro sa mga supporters siya na malawak ang pang-una. Yan. Maraming salamat po sa inyo. At sana maunawaan nyo kung ano man ang mga binibigkas ko mga salita na lumalabas sa aking bibig na hindi pa dadaig, parang bunganga. Ako'y taga-talento, aking mandaluyong, nakatira sa Antipolo, sa Masaklolo, sa mga dita. Iba na yan bro! Iba na! Ay guys, sorry guys, nadala lang po ako ng aking emosyon. Salamat bro! Salamat po!
At dami kong natutunan bro sa iyo. Salamat. Huwag mong kalimutan bro na hindi tayo nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Hindi po tayo nag-iisa. Lahat po kayo diyan. May guardian angel po tayo. Salamat bro. Salamat. So, ayun mga Kalingap, dito tayo sa basketball at sa wakas natagpuan na natin si Kalingap Dan. Ilang araw na natin siyang hinahanap. Kumusta bro? Okay lang bro. Buti nagtagpo din tayo. Oo nga eh. Ang tagal tayong hindi nagtagpo. Hinahanap kita kasi bro eh. Kasi yung ano content ko tungkol sa iyo eh. Ano yun? Ni bro, concerned kasi yung ibang mga ano, mga ibang viewers. Kasi nung makailan lang ay ano, naglabas kayo ng picture ni Kalinga Prab eh. Grabe, bato-bato na yung katawan niyo bro. Sa gym. O ano bang inspiration sa gym? Ala, ano lang, inspired na kami or motivated na talaga ang ano, pagpatuloy yung pag-gym kasi sa Manila pa lang kami ni Kalinga Prab. Gym na talaga ang hobby namin. Okay. So ayun nga bro, nung nakita nila yung katawan ninyo, may napansin sila sa iyo bro. Tinanong ko na to sa mga K-boys, kay Kalinga Prab at sa iba pa natin ano. Napansin kasi ng mga viewers yung ano mo dito, yung tahi mo sa may ano, sa may chan. Oo. Nag-alala sila eh. Ano ba ang totoong kwento nun? Kung ano-ano yung kwento nila eh. Si Ian, warrior ka daw dati. Si Edo, ano? Hindi ko alam kung ano mga ano yun eh. May kanya-kanya silang kwento. Oo, mga hula bro. Yeah, ano ba talaga ang totoo? Gusto namin malaman. Hindi, ito talaga bro, ano? Nung kabataan ko, siguro mga 2 to 3 years old ako. Oh, 2 to 3 years old. Eh, nandun kasi kami nun sa ano, parang palengke yun eh. Hmm. Ano, ng mama ko. Oo. Tapos, meron kasi doon prutas na parang ano, kinuha ko. Kinuha mo yung prutas? Ang bantay doon, bata din. Bata din. E di yung bata, inabula ko. Oh. Tapos may dalang panaksak. Aba! Kaya nagabulan kami pero nabutan niya kasi malit pa ako eh. Oh. Eh siya siguro mga 5 years old na siya noon. Ayun, inabutan ako, nasaksak ako dito. Grabe! Yun yung kwento nung nagnakaw ako ng mansanas. Grabe yun pala yun. Pero bata ka pa naman nun. Oo oh, bro. Pero yun, lumaki nga. Hangus paglaki ko. Humaba din yung tayo. So, ayun. Tama yun? Nakakit din yun. Alam mo si Kuya Prof. Ganun talaga yun? Oo, oh, sige. Hindi, joke lang bro. Grabe, binaprank mo kami ha. Hindi, ang totoo niyan bro, ano? Since birth to, pagka pala panganak sa akin ng mama ko. Na ano ako na incubator ka agad ako siguro ano. Ganun ba? 1 to 2 months ako na sa incubator noon. Ah, so baby pa yan? Oo, ano? Pagkapanganak sa akin. Oh. So, ayun na, na-opera na ako sa okay niya. Naman na siya ngayon? Wala namang epekto sa habang lumalaki ako. Ah, wala. Wala naman nangyayari ano, parang siguro may inayos lang sa mga internal organs or nilinis yata. Grabe. Parang ganun yung nangyari. Ayun, natubigan daw yata ang baga ko. Mm. Yun yung alam kong kwento sa akin. Ano. Baka yan nagpalagdag ng kapugian sa'yo bro. Kaya ano? Yeah. Nako, baka si Arjun magpaganyan din sa sobrang... Magpa-incubator. Hindi, yun yung talaga. Yun talaga. Yung kwento ni Kuya Brooks. Ayun po, ayun mga Kalingap. Nakakapalayam na natin si Kalingap. Totoo na yun? Totoo yun. Totoo. Yung pangalan mo kwento yung totoo. So ayun mga Kalingap, huwag po kayo mag-alala at wala naman daw po yung ano. Side effect or kahit anong epekto kay Kalingap Dan. Salamat po sa mga nag-concern at patuloy po lang supportahan syempre si Kalingap Dan. Yeah, thank you po sa mga nagtatanong at thank you rin syempre kay Lord dahil lumalaki ako na ano, healthy at hindi nagiging problema to. Yeah, thank you bro. Thank you bro. God bless. Salamat. Thank you. Masiyahin ang kaibigan nyo, mga Kalingap. Laging nandyan, umaraw man o umulan.
kinakailangan. Mabuti ang puso, palagi siyang maaasahan. Talintado at mapagmahal sa tao. Mga pangako niya hindi dito magbabago. Kahit anong mangyari, lagi lang siyang natatag.